Good morning sa ating pong lahat. Kumusta na po kayo? Ngayong pagkakataong ito, ngayong umagang ito, ang isa po sa magandang balita at gusto kong iparating sa inyo, sinuspindi na po ni Pangulong Duterte ang mga nagiging problema ng mga public transport at pribadong transportation o mga motorista dito sa ating bansa. Ito po ay matapos sa pag-utos niya na huwag ipatupad ang child car seat law na nire-required na magkaroon po ng car seat ang lahat ng pribadong sasakyan sa panahong ito. At dahil nga po sa pagsuspindi, ito po ay kinakailangang ipatigil kaagad ng ating LTO o Land Transportation Office para matigil na po ang reklamo ng taong bayan na sinasabing hindi napapanahon dahil nga po sa pandemya. Meron po kasing gastos yan eh. Pinakamahina, 3,000 ang halaga ng isang car seat. Ano ha? Car seat na ginagamit para ho sa proteksyon ng ating mga kabataan. Pangalawa na sinuspindi rin po ng ating Pangulong Duterte ay itong issue ho ng Private Motor Vehicle Inspection Center na ibinigay ng LTO sa pribadong sektor. Pinakinggan ng Pangulong Duterte ang reklamo ng taong bayang hindi rin napapanahon ang lahat ng mga gastusin at bayarin bago magrehistro. Ang lahat pong ito ng mga programa ng LTO ay sinasabing dapat gawin bago makapag-rehistro ang mga may-ari ng motorista ngayong taong ito. Dahil nga po sa reklamo ng taong bayan na naapektuhan sa ekonomiya dahil nga ng COVID-19, hindi talaga ho kakayanin. Dahil nga sa inspeksyon na yan, pinakamahina, 1,800 ang babayaran kagad sa pribadong sektor ng mga sasakyan. Pangalawa, kinukwestiyon po ng marami at kasama ako doon na kung bakit ibinigay ng ating LTO ang pangangasiwa sa private sector na talagang mas mahal maningil at saka hindi ito dapat pribadong sektor ang gumagawa. Dapat ang LTO ang gumagawa nitong inspeksyon na ito para kung ano man ang magiging kabayaran ay direkta papasok sa kaban ng bayan. So ang dalawang isyong ito ang siya hong naging mabilis na aksyon ng Pangulo. Salamat Mr. President dahil naniniwala ka sa hinaing ng taong bayan at yan ang magaling at maganda sa ating Pangulo. Kahit nasa batas, basta merong hinaing ang taong bayan tungkol sa mga bayarin, tungkol sa kailang hirap na naranasan, kaagad ay kanyang inaaksyonan. Mabuti nilang at meron tayong Pangulo na nakakaintindi ng sitwasyon kung ano ang kahirapan dulot ng COVID-19 pandemic na tinatawag natin. So dahil dyan, kailangan ay kaagad-agad ipatigil ng LTO ang kanilang pakipag-ugnayan sa private sector para sa inspeksyon, para hindi na maging biktima ang mga motorista. At saka yung car seat law dapat talaga huwag na rin ipatupad. Ito ay naging maingay sa nakalipas po na halos 3 linggo matapos nga ito ipag-utos at reklamo naman ng mga motorista dahil nga po sa mataas na mga bayarin. Maliban po kasi ho dyan, tayo ay nag-registro pero before ang registration ay merong emission test, merong pang insurance. Pagkatapos, ito nga, dinagdagan pa ng car seat law, dinagdagan pa ng inspection, so talagang masakit sa bulsa ng mga motorista. Milyon ang mga motorista po dito sa Pilipinas, hindi lang sa Luzon at Mega Manila. By the way, ang inuna nilang daanin sa inspection ay mga private car. Pero darating ang araw, ang gusto nilang isunod, isama na rin ang mga public transport. So talagang mabigat sa mga may-ari na sasakyan ang mga batas na ito at programang ito ng LTO. Kaya mabuti nga po, inuulit ko, ipinatigil na ng Pangulong Duterte ang lahat ng ito. Good news ito, pati kayong mga OFW dahil alam ko meron kayong mga sasakyan na hinuhulugan o pinapagamit sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. So yan ang good news, pansamantala. Yan lang muna po ang ating pag-usapan, updated na mga balita dito sa ating bansa. Huwag po niyong kalimutan, subscribe, click lang po ang notification bell para po updated kayo sa lahat ng mga nangyari dito sa Pilipinas. Magandang araw po.